Hello guys! Welcome po muli sa ating channel. Narito po muli ang inyong AgriGabay para bigyan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. At sa episode po natin ngayon ay pag-usapan naman po natin ang isa sa mga common na tanong lalo na ng mga new farmers natin at kahit ng mga matatagal na sa pagsasaka. Ito ay ang tanong na maaari ba nating pagsamahin ang mga foliar fertilizer, fungicide at insecticide sa isang tangke ng sprayer o tank mix? Yan po ang bibigyang linaw natin sa episode na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel, ay i-click mo na ang subscribe button para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. So, simulan na po natin. Ang paghahalo ng iba't ibang gamot, kagaya ng foliar fertilizer, fungicide, at insecticide, ay naging practice na ng ating mga magsasaka para makatipid sa oras at pagod sa pag-apply ng iba't ibang gamot. Pero kailangan nating malaman kung ano-ano ba ang mga gamot na maaari o pwede nating paghaluin at alin ang hindi. Ang maling paghahalo po ng gamot ay maaaring maging dahilan ng tinatawag natin ng phytotoxicity na nagiging sanhi ng pagkasira o pagkamatay ng ating kanin. Actually, meron po tayong compatibility chart na makikita kagaya nito. Pero medyo mahirap po itong intindihin, lalo na sa part ng ating mga farmers. Kaya sisimplihan po natin para mas maintindihan ninyo. Simulan po natin sa foliar fertilizer. Ang foliar fertilizer po ba ay maaaring ihalo sa mga insecticide kagaya ng tatlong ito? Or pwede rin po ba siyang ihalo sa mga fungicide? Kung babasahin po natin ang nakalagay sa compatibility statement nito, ay nakalagay na compatible with wide range of pesticide. At halos ganito po ang makikita natin sa halos lahat ng foliar fertilizer. Base po sa compatibility statement nito, ang mga foliar fertilizer po ay maaaring ihalo sa halos lahat ng klase ng insecticide na karaniwang nakikita na natin sa market. Tingnan naman natin ang compatibility statement ng pesticide na ito. Ang nakalagay po dito ay compatible with commonly used insecticide except alkaline-based compound. Ang ibig pong sabihin ng alkaline-based compound ay mga chemical na may metal o alkaline earth metal na kadalasan po ay nakikita sa mga copper-based fungicide at herbicide. Kaya ang sagot po kung pwedeng paghaluin ang insecticide at foliar fertilizer ay yes. Since hindi naman alkaline-based ang foliar fertilizer, pero mainam pa rin po na basahin natin ang compatibility statement nito kung may duda kayo sa inyong isipan. Isunod naman natin ang insecticide at fungicide. Pwede ba silang paghaluin? Ang sagot ay depende. Nabasa natin kanina na ang insecticide na ito ay compatible with commonly used insecticide except ay alkaline-based compound. Kung babasahin naman natin ang compatibility statement ng Funguran OH na isang copper-based fungicide. By the way, malalaman po natin copper-based fungicide ang isang fungicide dahil sa presence ng copper hydroxide at metallic copper nito. Ang nakalagay naman po dito ay compatible with most insecticide and fungicide except parathyroid-based insecticide. Ang example po ng parathyroid-based insecticide ay ang mga insecticide na may active ingredient na permethrin, resmetrin, sumitrin, aletrin, ciflutrin, at or espenvalerate or bifitrin. At iba pang kasama sa pyrethroid family. Pero ang isa sa mga palatandaan natin ay ang mga trin na nakikita natin o nababasa natin sa mga dulo ng active ingredients nito. At note, ang parathyroid-based insecticide po ay makikita halos sa karamihan ng mga insecticide natin sa ngayon. Kaya, hindi po pwedeng paghaluin ang copper-based fungicide at insecticide. Dahil ang insecticide po ay parathyroid-based at ang Funguran OH naman ay alkaline. Ang practice po namin sa aming taniman ay solo po namin ini-spray ang mga copper-based fungicide para sa ito. E paano naman po kung hindi copper-based fungicide kagaya nitong detain? Ang nakalagay naman po sa compatibility statement ng detain ay compatible with commonly used insecticide, miticide, fungicide, at growth regulator. Kaya compatible po ito
sa insecticide at foliar fertilizer. Basta ang consideration po ay hindi dapat copper-based ang inyong fungicide. So okay po tayo dun. So magkaroon lang po tayo ng quick review sa ating mga napag-usapan ngayon. Kapag foliar fertilizer at insecticide, ang sagot po ay yes, pwede po natin silang paghaluin. Kapag naman po insecticide at copper-based fungicide, ang sagot ay no, hindi po natin sila pwedeng paghaluin. Pag insecticide at fungicide na hindi copper-based, yes, pwede po natin silang paghaluin. Foliar fertilizer at insecticide at fungicide na non-copper-based ay yes, pwede po natin paghaluhaluin yung tatlong yun. So sana po naging malinaw po yung discussion natin. Sana po ay marami kayong natutunan sa episode natin for today. Kung may mga katanungan po kayo, ay ilagay niyo lamang po sa ating comment section at sasagutin po natin. Salamat po mga ka-agri at mabuhay po kayo.